Hello Sagittarius, welcome to Laika Tarot. Alamin natin ang sitwasyon ng relationship mo, ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at saka sa uli kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Ayun ang bilis. Divine abundance. Ibig sabihin nito ay walang kakulangan. Kung gaano ka katiwala kay God, ganun din ang faith niya sa iyo. Ang ganda ng card na yan kasi makakaramdam ka ng walang kakulangan, kabawasan, yung feeling mo kompleto ka. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin yung feelings mo kasi pinakita na yung mystical card mo eh. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pasensya na kayo guys kung paulit-ulit ako sa Like a Tarot Rule kasi hindi lahat mapapaliwanagan ko. Queen of Cups in Reverse, Six of Pentacles at Knight of Wands. Ang ilan sa inyo, feeling mo parang ang bagal ng tagumpay o kaya parang walang magandang nangyayari sa buhay mo. At kapag nakamit mo naman yung tagumpay, grabe ka naman kung magkwento or yung tuwa mo ba? Parang nang-iinggit ka na pero hindi naman yun yung intention mo. Kahit na may mga challenges na nangyayari sa buhay mo, willing ka pa rin tumulong at saka ikaw yung person na hindi ka tumatalikod sa anumang challenges na dumarating kahit na ikinakalungkot mo ito. Ang ilan sa inyo sa career, naapektuhan ka ng emosyon mo kasi nai-stress ka sa kasama mo sa trabaho or kasama mo sa bahay. Pero unti-unti, dahil na rin sa dedikasyon mo sa trabaho, napapansin ito ng mga kasamahan mo, yung effort mo. Sa career man or business, ang ilan sa inyo, nakahanap ka ng person na kapareho ng mindset mo. Parang nabuhayan ka. Nagiging matatag yung pundasyon ng career mo or negosyo. Ang ilang single, dahil nga sa nakikita mo na mabagal yung progress ng buhay mo, itong time na to mahina ka, kaya mag-ingat ka sa mga taong mananamantala. Pero meron pa rin namang person na magiging totoo sa'yo, mabait, nauunawa sa sitwasyon mo. At sa panahon na kinikilala ka ng potential person, doon mo makikita or malalaman na magkapareho kayo ng iniisip o kaya mindset. Yun na yung simula na maging interesado ka na mas makilala pa siya. At para naman sa mga nasa relationship, ayaw ng person mo nang nagsiselos ka. Hindi kaya nasa isip niya lang yun? 777, huge changes are up ahead. Everything is happening for your highest good. Prepare for massive shifts. Things are getting more exciting. Tap 777 if you're ready. Yan yung angel number mo na may napakalaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At sa relationship naman, ang advice ng mga cards ay ibalanse, ipagpatuloy na yung bang maging matatag yung relasyon nyo ng person mo. Ito yung mystical card ng person mo. Gratitude. Pinapaalalahanan ng person mo na kailangan na i-appreciate yung mga magandang nangyayari sa buhay natin, maliit man ito or malaki.
Naku, hindi na kasya, ayusin ko lang. Pero ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na kailangan yung patatagin ng person mo yung relationship para kahit ano man ang problema o hadlang na dumating ay mapaglalabanan nyo ito ng magkasama. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo na nasa relationship, marami pang may experience or malalaman patungkol sa person mo. At saka sa relasyon nyo, meron pang mga exciting at saka ma-accomplish nyo pareho yung mga goals nyo sa buhay. Ito yung cards ng person mo. Five of Wands, the Death. Isa na lang, ayun. Two of Wands. Sa mga cards ng person mo, ipinapakita na mahina yung loob niya. At ang advice ng mga cards, huwag magmaling akala sa sarili kasi makakamit mo yung tagumpay. Kailangan klaro sa'yo kung ano yung goal na gusto mong tahakin sa buhay, kailangan ng effort para makamit mo yung mga pinapangarap mo. Ang ilan naman sa inyo ang person mo, meron siyang kinikimkim na sama ng loob. Hindi niya ito gustong ibahagi sa iba. Kaya minsan mapapansin mo ang ilan sa inyo tahimik siya o kaya kapag kausap mo, mainit ulo niya. Ang ilan sa inyo ang financial ang nagiging problema kaya nagtatalo kayo ng person mo. At dalawang cards na nagsasabi para sa ilan, kung ano man ang estado ng relasyon mo, kailangan mong magtipid. Or magsakripisyo para kahit papano makasurvive ka sa mga buwan na nahihirapan ka sa financial. Kasi pansamantala lang itong nangyayaring financial problem. Mareresolbahan din yung problema mo sa money. At para sa ilang single, hindi pa stable yung nararamdaman mo. Kasi ang ilan sa inyo ay healing ka pa lang. At dalawang cards na yung nagsasabi na kahit nasa ganito kang stage ng pakiramdam na hindi ka pa healed, meron pa rin mga potential person na magkakagusto sa iyo. Ano man ang gender mo. Sa mga nasa relationship, pakalmahin muna yung sitwasyon bago kayo mag-usap. Ayan, 2-4-3 wants you to forgive each other. Connected din, diba? Sa tarot cards. At ang ilan naman magkakaroon ng malaking pagbabago or movement sa relasyon nyo ng person mo. Pwedeng makabuti or makasama. Depende sa kung paano mo to haharapin. At base na rin sa mga cards, bagay kayo ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo, pareho kayo ng behavior at saka kaya nyong tiisin at mahal ang isa't isa. Kahit marami ng problemang pinagdaanan. Grief. Ang kalungkutan ay hindi sign ng kahinaan mo o kaya wala kang tiwala sa Diyos. Pero ito yung halaga ng pagmamahal mo. Ang ilan naman ay magiging matatag ang relasyon, yung pundasyon ng relationship nyo. Magkakaroon kayo ng plano sa hinaharap. Pwedeng magsama na kayo o kaya magpakasal. Ang ilan sa inyo, hindi ko masasabi na nagkahiwalay eh. Parang space, nagpalamig muna. Pero nung nagkita kayo ulit, naging maayos ulit yung relasyon nyo. Ito yung cards para sa relationship. Nine of Wands, Eight of Wands, at King of Wands in reverse. Ganun pa rin to guys eh, naka-apat na cards ka na ng ilan sa inyo nananatili kang matatag sa situation. Kung relasyon mo man ito or career na ipinaglalaban
or ipinagpapatuloy. Para naman sa inlan, ang warning ay huwag maging makasarili at saka matutong makinig. Huwag padala sa emosyon hanggat maaari. Ang ilan sa inyo sa health, meron kang problem pero hindi ka nagpapatangay. Magkakaroon ng recovery at saka pag-iingatan mo na talaga yung kalusugan mo. Ang ilan naman sa inyo may maling advice patungkol sa kalusugan mo. Kumbaga hindi ka gumaling lalo ka pang lumala. Ang advice ng mga cards, kapag hindi effective yung mga pinapahid mo or iniinom, itigil mo na. Kailangan mo ulit magpakonsulta. Ang ilang single, hindi ka pa talaga totally healed sa nakaraan, kaya yung ibang relasyon mo hindi nagtatagal. Dalawang cards na yung nagsasabi na ang ilang single, hindi mo talaga kayang mag-commit sa relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship, kine-question mo kung dapat mo pa bang ipaglaban ang relasyon. Kasi yung person mo, hindi siya tumutupad sa mga pangako. Lalo na't kung ang ilan sa inyo na nasa relationship, meron na kayong planong magpakasal or biglaan na nagkaroon ka ng baby. Kaya lang, may mga nasa relationship na hindi nagpaparamdam yung person mo ng suporta. Kaya kinu-question mo na yung relasyon nyo. Ito yung angel number para sa relasyon. 3333. You must go and learn more about yourself and what you can give your partner. Lahat kasi talaga tayo merong limitasyon sa kung ano yung kaya nating maibigay, matiis sa person na minamahal natin. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang advice ay huwag padala sa mga problemang nangyayari sa relasyon. I-handle nyo together ng person mo ang problem. Itong additional card na Six of Cups ay sinasabing kailangan i-enjoy mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Ilayo muna ang sarili sa mga worries. Itong The Wheel of Fortune naman ay magiging pabor na sa iyong kapalaran. Hindi man sa ngayon pero sa future. Kaya magpatuloy ka lang. Maniwala at magtiwala sa sarili. Ten of Cups. Pagtibayin ang koneksyon o relasyon sa kapwa, sa pamilya o sa person kasi sila yung susuporta sa iyo.